ganun kadali ang pagiging OFW. Andun na yung pagsasakripisyo mo na malayo sa pamilya. Kahit nga lang sa tawag lang, ang saya na namin. Simpleng ganun lang po ang kaligayahan ng isang OFW. Kasi pag nagkakasakit kami, wala na ba ibang tutulong sa amin eh, kundi kami lang din. Bata pa lang ako, natuto na akong rumakit kahit ano, magbenta, para lang makapagkaroon ng additional income dahil sa kapos ang pamilya ko sa pera. Kaya ako yung unang pinagtapos sa limang magkakapatid. Yung pamasahe baon ko, hindi ko yung ginagalaw. Kasi mas inuuna ko yung pangangailangan nila bago yung sarili ko. Na-bankrupt na yung business ng papa ko. Ako yung naging breadwinner sa pamilya ko nun. Kaya wala akong choice kundi lakasan yung loob. Ang pagka-graduate ko, nakapagtrabaho ako sa mga malls. Kaya lang ang problema, hindi naman pang matagalan yung trabaho. 5 or 6 months kontrakwa lang. Nag-isip ako ng ibang paraan na madagdagan yung sahod ko monthly. 21 anyos pa lang ako, nakipagsapalaran ako na magtrabaho sa ibang bansa. Nangutang ako para lang pambayad sa placement fee. Ginawan ko ng paraan para makapag-abroad lang. Kaya sa unang taon ko ng pagtatrabaho sa Taiwan, nagtitiis talaga ako. Yung kahit simpleng sabon, hinahati ko pa yun sa 3. Para lang makatipid. Kasi ang pagiging OFW, hindi naman ganun kadali eh. Kasi ando na yung burden. Kasi ang tingin kasi sa amin, parang bangko. Kasi nakikita nila sa Facebook, alam mo yun, para asarap ng buhay, pero hindi nila alam kung gaano kasakit o yung pagsasakripisyo. For 3 years po na pagiging OFW ko po sa Taiwan, 12 hours po yun, night shift pa. Tapos pagkagaling pa lang sa trabaho, wala ka pang tulog, magpa-part-time ka pa. Pagkatapos ng 3 years kontra ko, yun nakilala ko yung asawa ko. Nagpakasal kami, bumalik ako ulit sa Taiwan. Noong nagkaroon kami ng baby, 8 months pa lang yung anak ko, sinasakripisyo ko nang iwan yun sa biyanan ko para lang makapagtrabaho ulit. Kasi nakasalalay pa rin sa akin yung responsibilidad na kailangan bayaran pa yung lupa na kinuha ko noong sa Bulacan. After 3 years, naging 2 na yung anak namin. Nag-focus na akong mag-alaga sa 2 kong anak. Wala na akong kita noon. Itamang-tama dumating ang JC Premier sa buhay namin. Ayong tamang-tama po, nagkaroon na ng JC Premier Taiwan office. Kaya nung time na yon, nagkaroon ng mga trainings, seminars, umaten ako. Andun yung interest ko at passion ko na matuto. Kasi yun lang yung mapapatunayan ko sa mister ko. Kaya ko na hindi habang buhay na nakadepende sa kanya. Laking pasalamat ako sa mga partners ko para buksan muli ang mga pangarap ko sa buhay na hindi ko pa naaabot. Hindi ko akalain na hit ko yung free travel incentives ng Boracay sa Shangri-La pa. First time ko pa makapunta ng Boracay. Sobrang mahal pa dun. Kaya sobrang laking tuwa ko yun na nakasama ko din yung asawa ko. At nung pag-uwi ko sa Taiwan, yun, sinalubong pa ako ng libreng kotse. Pangarap namin ng asawa ko yun, magkaroon ng sariling kotse. Kahit sabihin na foreigner na yung asawa mo, hindi naman ganun kadali din bumili ng sariling kotse. Kaya yung
Ford Kuga na binigay ng company. Sobrang laki tulong pa rin sa amin. Para po sa mga kapwa ko na OFW din sa Pinas, andito na rin pala yung isang opportunity na magbibigay, magbubukas sa atin sa ating mga pangarap. Na kaya palang baguhin ang buhay natin, na hindi na natin kailangang lumayo pa at pumunta sa ibang bansa. Kasama na natin yung pamilya natin, nakapagbigay tulong ka pa sa kanila. Ako po si Lizelle Encarnacionie, na dating Pinay factory worker sa ibang bansa, na ngayon ay isang successful JC Premier distributor dito sa Taiwan.